Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So sa ngayon ang gagawin namin ay mag-harvest kami ng luya, no. So paano ba mag-harvest ng luya at ano bang klase ang luya, no? So merong luyang dilaw, pula at saka tinatawag. So sa ngayon ay papakita namin kung paano mag-harvest ng luya. So sa ngayon mag-harvest kami. So panoorin niyo na lang. Ngayon, ito yung luya, ano, tanim na luya. Dito to sa Mount Asug, Iga City. Ano. So, sabi nila, ayan, yung galing sa Davao na luya, ayan, malalaki din. Pero kung i-observe nyo, so, malalaki rin ang luya ng galing dito sa Mount Asug, Iga City. So, ayan, madali lang, ano, so ganyan, so almost namumulaklak pa lang sila, so mag-movie na lang, madali lang naman, no? So ben, so ayan, malalaki rin yung luya na galing dito mismo sa Iriga. So yung paglaki nila or pagtaba ng luya ay nakadepende sa lupa, so kailangan piliin din natin na tatamnan ay mga loam soil or garden soil natin. So ang lupa dito sa Iriga merong kulay black, so kung makita nyo ayan, kulay itim ang lupa, siguro tabang lupa. So kapag medyo mabuhangin, ayan yung taniman ng luya, ayan. So okay naman, pero mas maganda na piliin yung walang medyo buhangin. So yung medyo kulay pulang luya, so siya ang bagay doon sa ano, mabuhangin na lupa. Pero yung kulay puti, ayun, medyo hindi siya masyadong okay doon. So guys, kung makita nyo, ano, so, madali lang mag-harvest ng luya. So eto, ano, malalaki, ano. So minsan umaabot din ang presyo nito ng ayun, may git ang daan or may git, minsan umabot to ng 400 per kilo dati. So ayun, simple lang naman ang pagtatanim nito at kailangan din siyempre alagaan. Huwag maano ng damo para ayun, sila yung dire-diretso na lalago. So ito lang, ano. So harvest, binumot natin. And then lilinisan natin. So tanggalan ng lupa at yung mga ugat. So ayun, madali lang naman, madaling tanggalan ng mga ugat. So ganito lang. Guys, madali lang. So ayun. Ito, ano, 4 kilo ang bentahan nito. Sa ngayon, sa kalusuyan ay nasa 80, ganun, ang presyo nito umaabot. Ngayon, ngayon, September, simula pa ng ano, August nata. Or yung mga nakaraang buwan ay mataas na rin. So, madali lang pag-harvest. Tapos, ayan, nilinisan natin, ano. So ayan, madali lang, ano, madali lang linisan, madali lang linisan. Tapos puputulin to, ano, puputulin. So mamaya ay papakita namin kung paano puputulin, ano. So eto, karamihan tanim na luya, kulay ayan, tinatawag na puting luya. So ayan, so yan sa baba. Makita niyo malayo na sa tindad ng luya. So dito na kami mismo sa bundok. So ganun lang kadali ang pag-harvest nito. So kapag naman yung mga pangtanim kailangan ay tapos na naman mamulaklak. So kung makita niyo, ito ay namulaklak na, namumulaklak. So pag na ano na siya, nalanta na yung bulaklak at ito mismo nalalanta na dito. So ibig sabihin ay pwede nang harvestin para sa mga pangtanim. So, yung mga pangtanim ay pwede pa rin naman itinda. So pinipili din namin yung mga pangtanim. Ayan, dito kami sa Santo Domingo, Mount Asug, Iga City.
kung makikita nyo, ayan, berding-berde yung kulay. So kapag yung mga pangtanim ay ito ay naging color yellow, ibig sabihin good for ano na siya, pangtanim na ano. Pero yung mga pangtanim na yun, pwede pa rin ayun. So pinipili namin yung pangtanim ay malalaki rin. Yung medyo maliliit ay hindi namin kinukuha. Kung malaki rin yung mga pangtanim, syempre kapag tumubo sila, so magtataba na lang. So ayun, ganito lang ano. So sa ngayon kasi ay nag-harvest kami. Okay guys, kung magkikita na ayan, pababa na yun, malawak yan. Siguro abutin ng mahigit isang linggo yan, matulog ano. Isang pinulada, abutin yun. So ganyan, karami yung kanin namin na luya dito. So, mahigit nga pala dalawang kinulada, so ganun karami. So isipin nyo na lang, kanin kayo ng luya, tapos meron kayong dalawang kinulada, tapos yung presyo na lang ay umabot ng mga 100. So magkano na yun? So ganun lang simple dito kanin. Tapos magagastan ka lang sa pagpalingin. So kapag nakatanim na, so kailangan ang ganun lang. So ganun lang, ang dali. Pero ang ano, ulan pa. Ito. So, tingnan mo na. Pero ang bulan. Ayun. Oh guys, ano, so pag yung itinanim na nito, kukunin na ulit, tapos pwede nang ibebenta. Tapos yung tumubo doon, ay siya na rin magiging ganito, ano, so lalaki siya. So mga pagkatanim, mga 4 na buwan, pwede nang kunin yung itinanim, at yung tumubo na yon ay siya na mag-remain na siya, para siya na rin ang lalaki na ganito. So ganun lang, so cycle-cycle lang yun. Itinanim mo, tapos after 4 months, kukunin mo siya, ibebenta mo, tapos yung tumubo na yon dito natuman tulad ganito, so siya na rin ang lalaki na tulad dito. So ganun lang, ano, ganun lang kasimple sa taniman nyo. Ayan, so ganyan ang naglilinis pa pa ng luya, ano. Tapos ayun, paano ko tatang ano, i-prepare para sa pag-tanim, pupukunin lang. So ayan, puputulin lang ganito. Ayan, ganito na. Okay, ready na siya na. So madali lang, ano, madali lang. Basta meron pa lang madaling na duck or tortilla. Ganun lang. So ayan, ganito na. So, ganito na yung halos makita yung tapal yun. Makikita nyo ay ganyang karami, so puputulan namin mamaya maya ng dahon. Tapos ito na yung iba, pinanggalan natin. Ayun, ito na, so ready na siya na. Ayun, for kilo na siya, and then ibebenta na. Puti, tinatawag.